Ang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong lingkod, si Inday Janelle, the ambitious YouTuber dito sa Turkey. Ipapakita ko sa inyo sa araw na ito yung first day of school ng government school dito sa Turkey. Yung anak ko po si Asya, pumapasok na siya sa grade 1 ng government school. Ayan, tingnan nyo kung paano proseso ng kanilang pag-aaral. First, kung gusto mong pumasok dito sa government school, kailangan nakatira ka sa mismong barangay na yun. Kasi every barangay dito sa Turkey is my government school. Dito, yung first grader hanggang grade 4, ang grade 5 hanggang 5, 6, 7, 8, 9, hanggang grade 9. Bali, ibig sabihin yan, mag-e-enroll ka sa paaralan kung saan ka nakatira. Gusto mo naman pumasok any private school, kahit saang bahagi man pwede ka mag-enroll. Pero government school, may rules po dito. Kung saang barangay ka nakatara, doon ka lang pwede mag-enroll. Sa Ilk, Ukol, and Urta, Ukol. Yung middle school, ayan, meron silang first school, middle school, and high school. So, ibig sabihin, sa first school and middle school, doon lang sa barangay mo pwede ka mag-enroll. Pag high school na, meron na po dyang tinatawag nilang point system. Kung may e-exam ang government, say parang NCE, kung anong points na makuha mo dun, ka lang pwedeng school mag-aaral kahit sa government yan. Parang college din. Kung anong points na makukuha mo sa university, sa entrance, sa whole exam, NCE, dun ka lang pwedeng mag-aral. Kung saang city, kung saan pwede valid ang score na nakuha mo. Ang tawag nila dito ay Beslen Mekotuso or Lunch Pack. Kasi magpapasok siya ng 8 hanggang 2 p.m. So may fruits, may konting vegetable, may nuts, may drinks, and bread para po sa pagkain nila sa school. Bibigay po ng list ang teacher kung ano lang ang pwedeng baunin ng bata sa school. School na hinihati natin siya sa school. Ng bag. Let me see. Come here. Are you going to the first day of school? Are you excited? Yes. Oh, that's nice. Ang layo ng bahay namin at school ni Asya ay 10 minutes lamang by car. Ayan, syempre po, hindi po pwedeng mawala ang aming dakilang lolo na tagahatid at tagasundo sa kanyang nag-iisang apo. Opening na talaga ito nationwide ng pasukan. Kaya andito kami, dadalhin namin siya sa school niya on the first day. Syempre, yung last week na pumasok kami, kasama ang buong pamilyang lola, lolo, pati ako, hinatid. Kasi syempre parang traditional na rin yan. Maswerte lang kami kasi kasama ni Asya yung kanyang best friend na si Kartab. The same class pa talaga sila. At least panatag yung loob namin kasi magkaibigan na sila for 5 years. Neregidiyo ya. Ng klase, 1 month before mag-o-open sila ng enrollment. Titingnan nila yung national ID mo kung saan ka nakatira or saan ang address ng bata. Pag doon siya nakatira sa barangay, nandun yan sa list ng paaralan ang batang pwedeng mag-enroll lang sa kanila. Ngayon nandun si Asya. Kumuha ako ng mga requirements na kailangan niya. Tapos dito dati meron silang bayaran. Pwede kang mag-donate kahit magkano ang gusto mo, bibigyan ka ng IBAN number ng school. Pero dahil malapit na ang eleksyon at maraming mga parents ang nagre-reklamo, bakit kami magbibigay ng donation na hindi bababa sa 1,000 Turkish lira? Sa government school yan ha, ipinagbawal po yan ng Ministry of Education sa taong ito. Ngayon, meron naman pong IDAT, ang tinatawag yan, monthly payment. Kindergarten, nagbabayad kami ng 296 sa school para po sa security guard. Ngayon, dahil sinolder na ng government ang bayaran ng lahat ng Ilk Ukol at Urta Ukol, sinabi nila yung first school and middle school. So, since sa school, government na po ang nagbabayad. Dati, hindi po yan nagbabayad ang gobyerno. Asya, Asya,
Asya, don't forget that chanta when you go. 2 chanta you have, okay? So, yung libro din po is free para sa mga bata sa first day of school. Mauuna po mapapasok ang mga grade 1 kasi 1 week before sa normal na pasukan. Kasi introduce ng teacher kung paano sila, saan ang toilet, saan ang canteen, yung parang orientation sa buong school, ang system na school. Kasi mga first schooler yan sila napapasok. Asya, go there. Go, 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 go there. Asya. Ganda dito kasi suportado ng buong pamilya yung pagpasok ng bata. Yung mga kamag-anak na bibigay ng mga pencil case, gift, lapis, bag, baunan, water bottle, or kung mga ano-ano pa. Kaya tuwang-tuwa naman yung bata kasi parang support ng family ni nandoon para sa kanya. Kaya yung first day of school niya, medyo uneasy siya, natatakot siya kasi problema siya sa kanyang palda. Kasi hindi niya masarap pag nag-ihi siya sa school. Uniform naman po nila, yung uniform nila Asya is navy blue. During summer, ganito pa ay spring, autumn pala, sorry, shorts, t-shirt, at saka skirt. Pag winter naman, long, mahaba na polo shirt, at itong pantalon na pinaplancha ko sa kanya. Isa, nabili kami ng isang pantalon, dalawang palda. Kasi kahit yung palda, pag winter na, pwede mo kasing magamit yon. Lalagyan mo lang ng, ang tawag dyan, lalagyan lang ng socks na mahaba. Ngayon, hindi pa namin pinasuot ng pantalong kasi mainit pa, mahihirapan siya. Nasa sa United? Eh, cut! Ayan, kakanta na ng national anthem. Ikan! Sunduin natin si Asya kasi 10 minutes na lang magtuna. Yan, labasan na nila. Mga 10 minutes lang naman mula dito sa bahay yung school niya. Antayin tayo kasi hindi pa nilalabasan. Maglalabasan na, malapit na. Asya! Get Asya, come on here! Anne babana sizi yok. Anne babana dede hala teyze yok.
Dito sa mga school, yung mga magulang hindi pwede sa loob ng classroom, dito lang kayo sa labas pag uwi ng mga bata. Diyan nila binibigay, yung teacher mismo ang magbibigay sa mga bata. Actually, mahal magpaaral ng private school dito sa Turkey. Ang tuition po ng private school dito ay nasa 5,000 to 10,000, may 19,000 monthly po Turkish lira. Kaya maswerte po yung mga Pilipino or yung mga foreigner or yung mga Turkish na mga teacher. Kasi ang rules po dito, once na ikaw po ay teacher, yung anak mo, libre po yan doon sa paaralan na pinagtuturuan mo ang kanyang whole tuition fee at requirements. Bibilihin mo na lang yung mga gamit sa school, uniform, yung mga ganyan yung lang gagastusin mo. Kaya malaki po ang chance ng mga teacher dito na ang kanilang anak ay nakakapasok sa kanilang school na pinagtuturuan. Asya! Meron ba? Tatay doon sa taas kasi parang may kulang na gamit ni Asya. Yung tuturuan siya sa locker niya. Asya, come here, mami. Stay on cool, Asya. Yeah, good. You like it? What's your classroom? Show me. That's one. Did you write something? Did you listen to teacher? Show me your locker. Where's your locker? Show me your locker. Try to open. Show me. Oh, that's your things there, okay? And you lock it. How you lock it? Try to open if it's open. It's okay. It's like that. It's like that. Pull it if it locks. Naman namin po na mahirap, eh syempre sa public school lang namin pinapapasok yung anak. Ang pinakamahalaga lang po, sabi ng mga kamag-anak namin na kamag-anak ng tatay ni Asya ng mga teacher, tsaka yung mga locals na din dito. Sa public school, kailangan mong hanapin ang the best teacher. Meron talagang the best teacher dyan. Syempre, yung first section. First, second, third section, yung mga the best teacher yan sila. Kaya, maswerte ka kung yung anak mo mapunta sa first section. And luckily, dahil sa bunot-bunot or kural, si Asya at saka yung kaibigan niya nasa first section sila ng grade 1. Yung teacher niya kasi masyadong magaling sa school na yan. Sana po may natutunan kayo sa videong ito tungkol po sa school system dito sa Turkey. Ayan, pumasok na po yung anak namin last Monday, pero yung video na ito Friday na naipalabas today. Thank you so much and hopefully see you next week for our next video. Bye-bye!